Gray farming ang ituturo sa atin ng PG Farm sa San Pascual, Batangas. Sila po ay isang accredited learning site ng Agricultural Training Institute. Kaya naman, handang-handa raw sila na mag-share ng kanilang kaalaman. Sa mga adventurous farmers dyan, alam nyo bang pwedeng-pwede palang magtanim ng grapes in the Philippines? Opo, hindi lang pala sa mga malalamig na klima pwedeng mag-ani ng mga ubas. Patunay dyan ang PG Farm sa San Pascual, Batangas. Ang iba, pag sinabing grapes, ba mahirap yan. Alam nila sa malamig na lugar lang yan. Eh, hindi na alam, ang gustong-gusto ng grapes ay yung mainit na lugar. Kasi doon sa malamig na lugar, ang grapes doon, kung mag-harvest sila, mga isa lang, isang beses lang sa isang season, dahil may mga, sa ibang season naman kasi talaga napakalamig na. Pero ang grapes talaga, pag continue sa mainit na lugar, mas gusto niyan. Kaya dito sa Pilipinas, nakakatatlong harvest tayo sa loob ng isang taon. Hindi rin daw ito mahirap alagaan. Tamang tubig, tamang pataba, tamang lupa, pwede nang mamitas. Yung gusto niya, yung sandy. Yung hindi naman talaga sandy, loom and sandy. Yung hindi magtatagal ang tubig. Kasi pag nababad ang grapes naman sa tubig, ay hindi naman maganda ang resulta niyan. Kakakaroon ng mga fungus yan, nakakasakit. Ano? Pero teka, parang napakadali naman ata. Sige nga, paki-step by step nga kami. Ang standard o old school sa pagtatanim ng grapes, naghuhukay sila 1 meter by 1 meter. Tapos lalagyan ng pataba ito. Kadalasan, kung merong yung dumi ng manok, at least mga 10 kilos, ganoon. Bago ibabaon mo yun doon, dadagdag mo ng lupa bago matanim ang grapes. At yan, tuloy-tuloy na yan. Ang kailangan ng tubig ng grapes, dapat yan mga 1 inch per week. Yung 1 inch, parang equivalent yun ng mga 2.5 liters of water. Yun lang, alagaan mo lang ng ganun. Buhay na yan. At importante pala, dapat nasa arawan. Kasi hindi pwede doon sa mga shady area. Kasi pag shady area, hindi masyadong maganda. Bukod sa kanilang red cardinal grapes, ipinagmamalaki rin ng PG Farm ang kanilang aquaponic system, kung saan ang tubig ulan na nakokolekta nila ipinapampaikot sa buong farm. Mula sa kanilang fish canal at pond hanggang maipandilig sa kanilang mga halaman. Kasi pag yung tubig na yon from the pond, may amonya na yan eh. Pagdating naman sa plant niyan, yung bakterya, kakainin yan, magiging nitrates. Ito naman yung sa kailangan ng tanim para mabuhay. So pagbalik niyan sa pond, malinis na yan, wala na yung amonya. At saka pati ang system namin dito, merong kaming timer eh. Dahil dito, walang sayang na tubig. Tipid pa raw sa labor. Kasi kumisan, lalo na pag summer, magdidilig ka sa umaga, magdidilig ka sa hapon. Samantalang doon sa drip system nila, ilalagay mo lang sa timer, okay na, automatic na yun. So, nakatipid ka rin sa tao. Isa ring accredited learning site ng Agricultural Training Institute ang PG Farm. Yun nga lang, post daw muna sila dahil sa pandemya. Ano't ano pa man daw, handa pa rin ang PG Farm na ma-share sa mas nakararami ang kanilang masayang grape farming experience. Ang Department of Agriculture, talagang meron na silang programa para dyan, may kanya-kanya ang topic. Sa amin naman, kung sa amin lang naman, yun lang experience namin dito sa farm. Kung paano napatubo yung mais, yung mga tanim, yung grapes, yun lang sa amin based on experience.